Hello! Welcome back to my YouTube channel at salamat sa mga nag-subscribe ng aking channel. May tips ako sa inyo kung paano i-organize ang mga pinamiling karning baka, baboy, manok, isda sa loob ng non-frost refrigerator. Tara, panoorin natin to. Sa isda naman guys, unahin natin to. Linisan natin to. Yan, paligtaran. Kasi kung hindi natin to linilisan, minsan nahulog sa sayo ng palingke. Ikakat natin agad into pieces, so hindi maganda, magpipinitrate yung ano, yung dumi sa laman. Kaya mas better guys, hugasan muna natin bago ikat. So, putulin muna natin to, may gunting tayo dito. Putulin natin itong palipin. Ito, para pagkat natin ang kutsilyo, madali natin may iwa. Pag-iba guys, unahin muna natin dito sa buntot. Pwede nyong nagkapalan, pwede nyong nipisan. Depende sa gusto nyo guys. Ito guys, naiwan na natin yung ano. Pag kakat nito, pag putol, gamit tayo ng ano, ng malaking ano, kutsilyo. Chopping knife. Ganito guys, iangat nyo muna yung dulo. Itungo nyo. Tapos, tinan nyo bigla. Kasi para hindi na kayo gumamit ng ano, pampukpok. Yung iba kasi gumagamit ng pampukpok eh. Sa ulo naman, pwede nyo yung gupit nito. Spray-spray nyo. Saka ito, yung bibig. Nagupit nyo na siya guys. Spray nyo. Ganito. Tapos, pwede nyo yung pin para may hiwa. Makat into pieces siya. Guys, kita nyo. Ganda ng pagkakahati o. Oh. Hating-hati guys. Ayan, tapos na siya. Hiwa-hiwain. Pili natin siyang ano. Pili natin siyang ilagay dito. Sa ano. 8x11. Plastic bag. Para madali lang pagkuha sa loob ng refrigerator. Hindi natin ano. Hindi na natin ilalagay sa tubig. Para i-defrost siya. Ito guys, yung ano, gagataan. Ito naman yung ano, pwedeng prito, pwedeng gawin nating pislumpia. And unahin muna natin ilagay yung ano, isda sa non-frost freezer. Kung mapapansin nyo, inauna ko to kasi para hindi malangsahan yung ibang ano, yung ibang karne tulad ng baka, baboy, saka chicken. Nasa ibaba siya, diyan natin ipapatong yung ano, karne saka baka. Sa karneng baboy naman guys, kailangan hugasan muna natin siya isa-isa. Silagay dito sa strainer para madrain yung tubig. Para sa paglagay natin sa loob ng ref, yung freezer, hindi ganong matubig. Kung napapansin nyo guys, ang binili ko, pork chop. Kasi, pwede nyo siyang hiwain, pagtatluhin. Tulad ng ganito guys. Itong parte, na may buto, pwede yung sabawan. Itong parte na to, pwede yung prito, at ito, humba. Okay, pagkatapos natin i-train nyo ano, yung karding baboy, pwede na natin siyang set aside.
Ito guys, pang sabaw to. At ito naman, pang adobo. At itong isa, lalagyan natin sa 8x11 na plastic, pang halo sa ginisa. And guys, yung tatlong yan, pang halo sa ginisa, pang sabaw, at pang adobo. Kung napapansin nyo, may panggisa ko dito kasi minsan nagluluto ako ng bihon at pansit sa umaga. Sa manok naman, ubasan na muna natin yung dress chicken. Ubasan natin ng mayos guys kasi minsan pagkakatay nito nilalagay ko agad sa plastic, wala nang hugas-hugas, kaya hugasan natin maayos. Ayun na, tapos na natin hugasan. Una guys, alisin nyo muna itong ano, itong taba. Hindi magandang kainin ito. Talagang parang nagpiktikan nito guys pag kinain nito. Cut into pieces na natin siya. Inahin dito sa legs. Pagtatanggal ng dig guys, ganito lang, luwain nyo lang to. Yan, kung napapansin nyo may tira pang ano, mga taba-taba. Isin natin to guys, hindi magandang gainin to. Ibigay na lang natin sa aso natin. Ganda ng pagkakaiwa guys, oh. Napapansin nyo guys, natanggal ko to. Bakit? Gagawin ko tong chicken fillet.
Ito na. Pwede nyo na siyang gawing chicken plain. Marinate mo sa harina kung anong gusto mong i-marinate, kung saan. Bahala ka na guys sa lasa. Natin iwan yung chicken fillet natin. Ito na pagkakaiwan nyo, no? Manipis. Lagay na natin dito. Sa isa. Yung pinagtanggalan pala ng ano, laman na gagawin yung chicken fillet, pwede natin gawing adobo. Lagay na natin sa plastic na 8x11. Ito masarap adobuin. May buto-buto. Dalawang legs, pwede yung gawin natin ano, fried chicken. Ayan na guys, yung chicken fillet natin at itong pang-adobo at fried chicken. Sa baka naman, kung mapapansin nyo, dalawang balot to na plastic. Ito yung buto-buto at ito yung laman. Sa buto-buto, alam naman nyo siguro kung anong luto dito. Sabaw guys, pinaka masarap. Sa laman, pwede nyo gawing beef stick. Pwede nyo gawing frito lang. Kung bahala na kayo guys kung anong gawin nyo. Basta ako dito, ang luto ko dito, adobo sa gata. A few moments later. Ito na yung ano, yung iniwang karni, baka, baboy, at manok. Unahin natin ano, ilagay sa non-frost freezer yung ano, yung karni, baboy. Kung mapapansin nyo, meron ng isda dito. Nawala yung isang balot na isda. Kinain na namin. Ito yung guys, baboy. Sunod natin yung manok. Natin yung baka. Pasok ko na yung ano, karning baka, baboy, manok, at isda. Sa non-frost freezer. Ginawa ko to guys dahil sa panahon ng pandemic, bawal labas ang labas, mahirap na makasalubong ng may virus. Kaya ito yung ginawa ko. Yung budget namin sa pang-araw-araw, pinasok ko na dito lahat. Dadagdagan ko to. Siguro after 2 weeks or 3 weeks, saka akong mamamalingkit. Ito guys, kagandaan ng non-frost freezer, tulad dito, kuha ka lang ng kuha. Napakadali niyan guys. Kuha ka lang ng kuha. Balik na natin. Kaya pag tumigas to, na nasa baba, ganun din ang mangyari. Dito, kuha ka lang ng kuha. Then guys, naisarap ko na yung non-frost freezer. Yan yung mga may bibigay ko sa inyong tips sa panahon ng pandemic. Kaya guys, thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel, JNS Kitchen.